Ano nga ba ang pinakamadaling paraan, mga boss, kapag tayo po'y nagbabarnish? Uunahin ba natin yung pagmamasilya? Uunahin po natin yung pag-apply ng wood stain. Kaya sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano po ito gagawin ng mas madali at hindi po tayo mahirapan, lalong-lalo na kapag baguhan lang po tayo sa pagbabarnish. Ang pinakauna po natin gagawin, mga boss, siyempre lilihain po muna natin yung ating pinto para po mas makinis po siya bago po natin i-apply yung ating unang step sa pagbabarnish. Ito ngayon yung pangalawa nating step, i-apply po natin yung ating wood stain. Ngayon, mga boss, timplahin na po natin yung ating pangipit sa ating wood stain. So ang gamit po natin dito ay sanding sealer po. Ayan po. Siyempre meron po tayong lacquer flow. Ayan po. At siyempre lacquer thinner. Kung paano po sa timplahin, ganito lang po. So kung gaano po kadami yung ating sanding sealer, 3% lang po ang ilagay po natin na lacquer flow. Ayan. Basta po sanding sealer, 1 to 3% po. Pero wala naman pong problema kung sumubra po kayo. Mas matagal nga lang siyang matuyo. At yung ating lacquer thinner po, 20% po, base po sa dami ng ating sanding sealer. Saka po natin haluin. So mararamdaman po ninyo kapag kulang po sa lacquer flow. Habang nag-i-spray po kayo, maramdaman po ninyo na magpapawis yung inyong pinag-isprayan. So pagka ganun, kulang po ng lacquer flow. Yun nga yung sinasabi ko, mga boss. So, hindi po problema kung sumubra po kayo ng lacquer flow ng kaunti. Wala pong masamang epekto nun. Ang tanging masamang epekto lang po, mas nadidili po yung kanyang pagtuyo. So sabihin natin matuyo po siya sa loob ng 10 minuto, maaring hindi po siya matuyo ng ganun kabilis kapag marami pong lacquer flow. Fourth steps po, mga boss, i-apply na po natin yung ating sanding sealer. Panglimang steps po, mga boss, kailangan po nating lihain muna para po mas makita po natin yung ating mamasilihan. At siyempre gamit po natin ang fullatite. Pang varnish po talaga yan. Pwede po spur tight, pwede rin po ang feed tight. So ang gamit ko po ngayon ay full tight. So kailangan lang po, pag nagtimpla po tayo nito, kailangan lang nating kuhain talaga yung eksaktong kulay kapag natuyo po siya. O kaya, mas mag-light po kayo kaysa mag-dark. Dahil kapag dark po, mahirap po i-adjust kapag dark po ang inyong masilya. So dapat, eksakto lang. O kung hindi man ma-insakto, dapat mas light po ng kaunti. At hindi rin po pwede na pag nagmasilya po tayo, masilyahan po natin ng ganito kalalaki. Kung napansin po ninyo, mga boss, yung maliit na butas na yan, ayan, yung mamasilyahan po natin dapat, hindi pwede na ganyan kalalaki ang ating imasilya. Dahil kapag niliha po natin yan at hindi puno yung varnish, ganyan po ang mangyari. Ayan, yung sa kabila po sa kaliwa. Magsiksikan po doon po sa bitas ng kahoy. At mahirapan po kayo na magretoke, lalong-lalo na kung hindi ninyo makuha yung eksaktong kulay ng iyong varnish. So, piklat po ang mangyari niyan. Hindi po maganda.
marumi po tingnan. Pagkatapos po natin i-masilya, siyempre lihain po natin ang number 240. Gagamitan po natin ng tubig, mas maganda po, mas tipid sa liha at hindi po malikabok. So, pag ginamitan po natin ito, mas mapabilis po yung ating trabaho. Ayan. Ang importante lang po talaga sa pagmasilya, mga boss, kailangan lang po kung gaano lang kaliit yung inyong mamasilihan na butas. Kung pwede, eksakto na ganun lang kaliit din ang inyong masilya. Para pag niliha po ninyo, hindi po siya mahirap lihain at hindi po mahirap retukuhin. So, kailangan po dito, mga boss, ang technique po dito sa mga ganitong klaseng trabaho, kailangan lang po puno. Kailangan po silyado talaga yung bitas po ng kahoy para pag minasilya po natin, hindi po nakakasiksik yung masilya sa mga bitas po ng kahoy. So ngayon, boss, magbubuli na po tayo. Bubulihin na po natin para po mas kuminis siya. Sa pagbubuli, mga boss, dalawang klase rin po. Pwede rin bago magmasilya, nakakatulong po ito para po mas mapuno po yung bitas ng kahoy, o kaya pagkatapos po ng masilya para po makita po ninyo kung ano talaga ang resulta ng inyong ginawang masilya, kung ito ba'y tumama na kapag nabasa sa sealer o kaya kailangan pa nating dagdagan ng kulay. Dalawang klase po ang pagmamasilya ng kahoy, mga boss, kapag tayo po'y nagbabarnish. Unang-una, pwede po nating batakan ng buo kung ang kahoy malalaki po ang bitas o yung malalalim po ang bitas kagaya po ng mga lawaan at tangili. So ang ginagawa po namin yan, para mas madali po siyang i-sealer, madali po siyang mapuno, binabatakan po namin ang buo, saka po nililihan ng sagad na sagad. Ang problema lang po sa ganong klaseng proseso, kapag meron pong mga pinagpakuan ng mga malalaking pako, kaya mga dugtungan ng malalaki, pag tinamaan po siya ng stain, nagda-dark po siya. So para safe po, kadalasan po sa ginagawa po namin ay kinukulayan po muna namin bago po namin mamasilihan para makita namin ang isaktong kulay bago po kami magtimpla ng pangmasilya, gaya po ng ginagawa ko ngayon. So sa ganitong klaseng trabaho, mga boss, mas safe po at hindi po marumitingnan yung ating trabaho dahil nga meron po tayong batayan na kulay, yung ating kulay po kung ano po yung kulay na ating varnish. So sa ngayon, mga boss, nagta-top coat na po tayo. Ang gamit po nating top coat, hindi po siya makintab. So kadalasan po sa ginagawa po namin, lalong-lalo na dito sa bahay na ito, lahat po ng mga varnish po namin, hindi po siya makintab. So may halo pong dead flat lacquer. At kung gusto po ninyong panoorin kung paano po siya tinimpla, i-check niyo po yung aking video sa baba kung paano po timplahin ang dead flat lacquer. Pagkatapos po nating lihain ang number 400 dahil na spray na po natin ang isang coat ng top coat. So bago po tayo mag-final, kailangan po nating lihain para po mas makinis po siya. At ito na po yung ginagawa ko po ngayon. Tina-top coat ko na po, bali last coat na po. Naway nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon, mga boss, at para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo with notification bell po. At syempre, kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment po kayo. At huwag po ninyong kalimutang mag-like. Salamat po